Alright, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and this is Meron A. Official. And for today's video guys, as you can see, magre-reband tayo ng bleach hair. Ayan. Kung napapansin nyo, yung buhok ng ating client ay ombre ang buhok niya. Nagpa-ombre siya last month at ang gusto niya mangyari ay i-maintain yung dark color sa kanyang hair dyan sa roots. At hindi na natin kukulayan yan dahil bit niya na yung ombre-ombre peg. So, umpisahan na natin ang pag-re-reband mga bakla. A-applyin lang natin to ng number 1 na pang-reband, yung cream number 1. So, ayan guys, panoorin lang natin to hanggang dulo. At syempre, Merry Christmas sa ating lahat guys. So, ayan na nga guys, in-applyan ko na ng number 1 ang kanyang buhok, no? So, syempre hindi natin a-applyan muna, no? Yung previous color ng buhok niya, ayan. So, at least 1 hour natin ibababad yung kanyang riband and then bago nating suklayin at lalagyan muna natin ng treatment yung ilalim ng kanyang buhok, itong part ng may bleach para pag binaba natin yung gamot, hindi ganon madadamage. Ano, okay? So, mga bakla, panoorin nyo lang to hanggang dulo at syempre, wala na akong masabi ano. Yung customer ko ang kulit. Ayan nga guys, nakababad siya sa number 1. Na pang reband. Alright. Hi! Nakakapagod humanap ng pera. Pero hindi ka naman magkakapera pag hindi ka nagpagod. My God. Itong bare months, pag bare months talaga maraming kliyente ang mga salon. Kahit saang salon, no? So, itong salon nga pala na ginagawaan ko ngayon guys, ay dito to sa Kalamba, sa friend ko. So, kapag nandito lang kayo around Kalamba, guys, ayan, Doctora's Compound, Maya Paz City. Ayan, dyan yung pwesto ng aking kaibigan na si Ana Seto Caril. So, dyan nyo lang siya matatagpuan sa may Doctora's Compound. Bahay lang to, guys. Bahay lang na salon. Ganon. Yung hindi siya typical na salon talaga na shala-shala. Bahay-bahay lang to. Ayan. Kaya ako napapansin yung medyo makalat. Ayan. So, dito nga sa part na to, guys, no? Ayan. Ibinaba ko na yung gamot ng pang-reband at syempre, iwas damage and this is it. Ito na yung after iron natin. Na-plansya na natin yung buhok ng ating kliyente and then palalamigin lang natin siya ng bahagya 15 minutes bago natin i-apply ang number tong gamot. Char. Okay ba? Bago natin yan applyan ng number 2 ay palalamigin muna natin. Huwag nyo nang pansinin yung aming paligid dahil makalat. Bahay lang ito guys. Bahay lang. So, okay. Huwag nyo nang pansinin yan. Ang importante maganda ang gawa. Ating number 2, ayan, naligyan na natin ng number 2 na gamot ang buhok ng ating kliyente at syempre, ang sunod dyan ay iba-Brazilian na lang natin at iba-blow dry. So, antayin na lang natin yung final destination niya, mga best friend. Okay, guys? Shhh.
And this is it, guys. And na-Brazilian na natin to. Ayan, na-Brazilian na natin to. At i-blow dry na lang natin. As you can see naman, di ba? Dito pa lang sa pag-blow dry ay makikita nyo na at mapapansin nyo na hindi natin na-damage yung part ng may bleach. So, at the same time, ang kintab na niyang buhok ng kliyente natin, ang kintab na, then straight na, bagsak na rin siya, di ba? So, once again, yung kulay ng kliyente hindi na natin babaguhin at gusto na rin niya yung kulay na yan, yung ombre-ombre, mas bet niya yung ganyan. So, ayan, binulod-bulod dry lang natin, then padanaadan lang natin ng konting plancha kasi nga Brazilian to. Ganun talaga ang procedure niya, mga box. Pinapadaanan ng plancha. Okay, and this is it. This is the final result, guys. As you can see, ang ganda ng pagkakaribahan. Super ganda. Walang damage. Walang brittle. Perfect. O, diba? At Merry Merry Christmas to each and everyone, guys. And thank you, thank you, thank you, thank you for always supporting my channel. Kahit noon pa man, alam kong nandyan lang kayo lagi para suportahan ng aking mumunting channel, guys. And maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, suportahan lang tayo. Diba? Ayan. Ito na yung kanyang final destination box. Super perfect and pretty. Once again, yung pwesto po ng aking kaibigan ay nandito lang sa Mayapa. Ayan. Bahay lang ito, guys. Bahay lang. So, syempre, kita nyo naman, may mga higaan sa likod, Charles. Huwag nyo nang pansinin yung mga higaan at unan dyan sa likod dahil pag napapagod kami, dyan na kami nahiga, Charlotte. And syempre, guys, thank you, thank you, thank you for watching and please like and share my video and syempre, mag-iwan kayo ng comment at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo sa akin, mga box, ayan. Thank you, thank you, thank you very, very much, guys. Bye. Merry Christmas and happy, happy New Year to each and everyone. I love you all.